Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli. At yun tayo muli, dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Banat Kabayan TV. Subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, kakapasok lang sa wakas, Hit Bulaga GMA 7. Titulo, tapusin na. Mga halusos, may alas pa rin tinatago. At yung play natin kung nalaman na daw. Yung mga fans ng Hit Bulaga sa GMA, ito po yung kumakalat na balita dito. Sabi, hanggang July 29 na lang daw. Tsutsugi na daw ng Pamilya Halosos. Ito yung isiniwalat ni Christy Fermin sa kanyang programang Christy Ferminate. Lugi po. Sabi natin sa mga previous discussions natin tungkol dito sa non-time show na Hit Bulaga. Malamang yun talaga yung magiging direksyon yan. Kasi kung hindi na kumikita. Pero nag-react yung abogado po ng mga halosos na walang katotohanan daw yung mga lumilitaw na balitang ganito. Kaya lang, remember mga kababayan, na nang lumitaw yung mga kwento na tsutsugi na yung sina Tito Big and Joey, ang sabi nila, hindi man daw totoo. O gayon, totoo. Sabi nga, pag may apoy, may usok pala, may usok. Pag may usok, may apoy. But anyway, hintayin natin kung ano yung mangyayari, di ba? Pero ibigay ko na lang sa inyo muna yung kwento. Ito ang isyong pwedeng-pwedeng i-deny ng pamunuan ng Tape Incorporated na inalisan po ng producer ng programa ng Tito Vic and Joey at ng The Barkads. Sabi po mga kababayan sa kwento ni Christy Fermin. Alam ko po na hindi sila magbibigay ng paborabling salita tungkol dito dahil kung pride ang paiikutin at paiiralin, mayaman ang mga halosos. Kayang-kayang sumugal, kayang-kayang magpakawala ng ilan pang milyones, wag lang maisangla ang kanilang kahihiyan sa publiko. Pagpapatuloy po ni Christy Fermin, ito mga analysis niya po. But anyway, yung unang mga kwento tungkol sa Hit Bulaga na aalis na sina Tito Vic and Joey, dati chismis man lang po ito. Pero nangyari nga, ang kwentong ito mga kababayan, malamang magkatotoo. Kasi pag siyempre wala nang pumapasok na mga sponsors, mga commercials, talagang they will be forced to stop the program, the show. Kasi napakamahal yung airtime. Yung pangsweldo, milyon-milyon yung gastos niyan mga kababayan. Alangan man, negosyo yan. Alangan man magpalugi ng milyon-milyon. Di ba? Kaya ka nga nag-negosyo para kumita. Kung hindi na kumikita, so anong rason? Diba? So tama itong mga analysis mga kababayan ni Christy Fermin. Pwedeng i-deny? I-deny na nga. Mamaya ibigay ko sa inyo yung denial ng abogado. Pero gaano po katotoo na hanggang katapusan na lamang ng Hulyo ang inyong programang ito, ang hindi lehitimong Hit Bulaga? Tanong ng showbiz host. Hinamon ni Nay Christy si Mayor Bulet Alosos na magsalita kung totoong hanggang Hulyo 29 na lang ang kanilang programa. So sabi niya, kapag walaan niyang usok, walang apoy. Kaya kailangan talaga pinaninindigan kung ano ang totoo. Total, mahilig kayo magpa-interview, lalo na si Mayor Bulet. Linawin na ninyo ang na hindi totoo yan, sabi pa ni Christy Fermin. So, sabi rito sa balita, nauna nang sinabi ni Fermin na nakipag-usap sina Romy at Bulet, halos host kay Willie Revillame, para umano alukin ang host na ipasok ang programa nitong Wawa Win sa time slot ng Hit Bulaga. Yung unang kwento, sabi, nakipag-usap yung pamilya halos host para sana invite na mag-guest si Willie Revillame noong July 1 para itapat po sa sa Tito Vic and Joey TBJ program. Nag-decline si Willie Revillame kasi mataas daw yung respeto niya kina Tito Vic and Joey. At isa pa, magkababayan sila. Ayaw niyang tablahin
Ngayon, sabi rito, noong Martes, Hulyo 4, sa kanyang programa sa Facebook, ay kumanta si Rivillami nang babalik ako na tila nagpapahiwatig na muling i-ere sa telebisyon ang Wawawin. Ayon, doon pala mga kababayan, may mga paramdam. Matatandaan umalis sa Itbulaga noong Mayo 31 ang mga original na host na sina Tito Vic and Joey at Da Barkadz dahil sa hindi pagkakaunawaan sa mga halusos. Makalipas ang isang buwan ay lumipat sila sa TV5 gamit ang pangalang It. Samantala, patuloy naman sa paglubog ang ratings ng It Bulaga. Ganun nga po, until today, makikita natin na kalati lang, ay hindi kalati, napaka konti lang, at least sa social media, makikita ninyo doon. Ang nanonood lang sa live, mga kababayan, sa live streaming po, mga 500 lang, 400 to 500 lang. Habang yung programa ni Tito Vic and Joey sa TV5, umaabot po yung live streaming sa 100,000. Yung sa TV5 lang po. Yung sa TVJ po, umaabot ng mga 50,000. You see? Yung issue time nga po, hindi mga lahati. So, palubog daw. Palubog ng palubog yung It Bulaga ng maging host si na Paulo Contis, Isko Moreno, Bitong Sumaya, Boboy Villar, Alexa Miro, Casey Ligaspi, or Casey Ligaspi, Mabi Ligaspi, at iba pa. Wala eh, hindi po nagkiklik. Napakabigat, mga kababayan, sa loob ng mga mamamayang Filipino, mga fans. Mabigat sa loob nila. Ang gusto nila yung si TBJ at yung original Da Barkadz talaga. O ngayon, nag-react mga kababayan yung abogado ng It Bulaga. The Legal Counsel of Production Company, Tate Incorporated, na si Maggie Abraham Gardoke, belied rumors that It Bulaga will supposedly end its non-time run by the end of July. Sabi rito mga kababayan sa report ng Philippine Daily Inquirer Entertainment. Tapes lawyer dismisses claims It Bulaga will stop airing by end of July. Hindi man na niya totoo yan na kumakalat na chismis. So sabi rito, while Abraham Gardoke did not immediately mention the source of the rumors, their statement was apparently in response to showbiz columnist Christy Fermin, who earlier cited speculations that the noontime show was set to go off the air, mga kababayan, sa katapusan. So, sabi po ng abogada, we do not contest that on July 1, mababa ang ratings ng It Bulaga because of the anticipation of people on the launch of new shows, but thereafter anya, makikita na tumataas na ulit ang ratings nito. So, sabi rito, Abraham Gardoke then disclosed that their team will further look into the matter and decide whether they will pursue legal actions against those who disseminate such rumors. So, ang ibig sabihin, baka mag-file sila ng kaso laban kay Christy Fermin. Kaya niya, nagpapakalat ditong mga chismis na to. So, sabi rito, ang It Bulaga ay para sa tao at hanggang maraming manunood ang tumatangkilik. Patuloy ang It Bulaga sa pagbibigay ng saya at tulong sa mga kababayan natin. Sabi po ng abogada. So anyway, yun man lang po yung mga kwento rito. Tingnan na lang natin sa mga susunod na araw at buwan kung tatagal. At yun nga mga kabalita natin na kung saan ito nga yung mga pangyayari nga dyan sa It Bulaga nila Halusos at dito nga sa Tito Vic and Joey nga mga kabalita natin na kung saan ito nga It Bulaga nila Halusos patuloy nga na pag-iwanan ng Tito Vic and Joey at tila ba nadedelikado nga ito na talagang mawala dito sa GMA 7 no, sapagkat nga palugi yung nangyayari at talagang marami
yung nawawala dito sa GMA 7. Talagang itong Itbulaga ni Lalusos eh talagang hindi pa rin no kinakagat o hindi pa rin talaga nagki-click sa madla. O dito nga sa mga manunood na kung saan eh patuloy pa rin nga pinanunood ang Tito Vic and Joey at patuloy pa rin talagang doon ang punta syempre ng mga Dabarkads na legit na nanunood ng noontime show ng Itbulaga na kung saan eh napakalaki nga pasalamat syempre dyan ng Tito Vic and Joey no sapagkat ganun pa rin yung pagtangkilik at hindi nagbago ng panlasa syempre yung taong bayan sa kanila. Samantalang itong Itbulaga nila Lusos eh talagang malaki ang nagbago at malaki na ang nawawala at malaki na ang nalulugi nga sa kanilang pag-ere dyan simula pat nawala ang Tito Vic and Joey nga dyan mga kabalita natin na kung saan nga tila ba mga kabalita natin na pag hindi talaga ito mag-click o hindi mapaangat syempre yung kanilang noontime show maaari nga silang mawala o tuluyan silang tanggalin dyan at etong nakaabang naman syempre ang It's Showtime no? GTV, na nasa GTV nga no, mga kabalita natin yung eto isa sa mga naging noontime show ng GMA 7 ay itong It's Showtime na maaari nga pwedeng ipalit kung sakasakaling mawala nga itong Itbulaga ni Lalusos o ng tape mga kabalita natin. At talagang yan na nga ipantatapat syempre dyan sa Tito Vic and Joey na hanggang ngayon patuloy pa rin nga inuulan ng swerte at patuloy pa rin nga namamayagpag at talagang yung kanilang mga pakulo at talagang yung kanilang karisma at yung kanilang dating at syempre yung hatak sa tao at hindi lang sa tao pati na rin sa mga sponsor at ads nandun pa rin at talagang hinahanap-hanap at hinahabol-habol pa rin sila. At yun lamang mga kabalita natin, kayo na lang bahala magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun mula syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel at syempre nagpapasalamat tayo sa Banat Kabayan TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita at yun mga kabalita ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita!